Gusto nyo ba ng sea of clouds o ng flowers on the hills pero masyadong malayo ang Sagada for you? Why don't you try going to Atok Benguet? Hello mga kakampo! We are back and on this episode, pupunta tayo sa Atok Benguet from Baguio City. For our first time viewers, please subscribe to our channel for more of our updated videos. Let's go! Actually, marami nag-o-offer ng Atok, Sagada, or any Cordillera and Benguet destination tours straight from Manila. But for us, we chose to ride a bus going to Baguio City. And doon kami nakakuha ng van na nag-o-offer ng Baguio City and Atok Benguet Tour. At huwag niyong kalimutan magbaon ng inyong mga biyahilo meds. Uminom kayo ng mga anti-biyahilo na gamot kasi medyo mataas ang elevation ng kalsada dito. At ang una nating stop, the Northern Blossom Flower Farm. Ito yung sikat na flower farm dito sa Benguet. And talagang dinadayo to ng maraming mga bisita, especially during the months of January to March when their flowers are in full bloom. Talagang in time siya sa Pinagbenga Festival sa Baguio. And dito, feeling natin para tayong nasa Holland. May entrance fee nga pala dito. Pause nyo na lang yung video para sa rates. At expect nyo na mahaba ang pila kahit maagang maaga pa lang. Kasi karamihan ng pumupunta dito either galing na sa iba pang destinations dito sa Atok at inabangan ang sunrise kung saan bumababa ang maraming clouds at talagang napakalamig. And dito na yung kanilang final destination, kumbaga yung kanilang last stop, pababa, pabalik ng city. Meron din naman na katulad namin na medyo tinanghali na, alas 8 na yata kami or alas 9 na kami nakarating dito. By 10 a.m. talagang peak na yan. Marami nang nakapilang bisita. And since medyo pababa, isa itong Burol, no? Isang mountainside farm. Medyo kailangan i-regulate yung volume ng mga bisita para hindi rin naman masira itong mga iba't ibang bulaklak na makikita natin dito. Pero sulit naman ang matagal na paghihintay para makapasok kasi once you're inside this flower farm, the flowers will greet you with their different colors. Talagang napaka-vibrant ng lugar na to. Iba't ibang kulay ng bulaklak, hindi lang sa isang side. Bawat lingon mo may iba't ibang klaseng nakatanim dyan. And meron din iba't ibang mga lettuce. Makulay din siya at talagang fresh, no? Makikita mo, hindi siya lanta tulad ng ibang mga nasa garden malapit sa Manila, no? Well, kasi napakalamig din ang klima dito, no? Nasa taas kasi siya ng bundok. This area is part of the Sierra Madre Mountain Range. Kaya naman, pagtanaw nyo dun sa kalayuan, just on the horizon, you will be able to see the beauty of the different peaks of the other mountains in this Sierra Madre mountain range. Meron din tayong mga natatanaw na mga terraces pa, no? Dito sa ibang side ng mga kabundukan. Meaning, aktibo pa ang agrikultura or yung pagtatanim dito sa lugar na to. Talaga naman napaka-IG worthy ng lugar na to, no? Wala kang maitapon na mga pwesto dito pag nag-picture taking ka dito. Just make sure you have enough batteries kasi mga malayo ang biyahe at mahirap makicharge dito sa mga probinsyang kabundukan. At meron silang libreng coffee and pastry doon sa kanilang cafe nakasama sa entrance fee.
This view is a common sight in the sideways of Halsema Highway. Pero para sa amin, talagang breathtaking itong lugar na to. Kada lingon namin sa mga cliffside, it offers a commanding view of the valleys and the different peaks of this mountainous province. Ito yung sinasabi ko, no? Meron pa rin silang mga terraces dito. Maybe not as beautiful or as grandiose as the ones in Ifugao or in Banawe. Pero it really still shows na aktibo ang agrikultura dito. There are people who are still planting crops in the mountainsides, which is good, and hopefully din ma-preserve nila yung mga puno dito, maiwasan yung pagkakaingin para patuloy na kumapit yung lupa sa gilid ng bundok. Dumaan din kami dito sa second highest point ng Philippine Highway System dito sa Halsema Highway. This is the view deck ng highest point na recently lang, no, parang kailan lang siya naalis bilang pinakamataas na kalsada sa Pilipinas. Ang bagong highest point sa Philippine Highway System ay makikita sa Tin Oak, Ifugao. Yung meron bagong kalsada doon. Pero kahit na ganun, hindi naman bumaba yung elevation ng highway. Talagang mataas talaga dito. And pag medyo gutom na kayo, hingal na sa pag-akyat, andun pa rin ang Highest Point Cafe just across the view deck. At ngayon, pupunta naman kami sa isa pang viewing area. Hopefully, makakita kami ng Sea of Clouds. And actually, kasama pa sa plano sana ng aming tour guide ay ang Sakura Park. Kaso merong event, so sarado siya. Kaya dito na kami sa Mount Olis Viewpoint. And ayan, isa lang yan sa mga view na makikita natin. Hindi ko na kinayang umakyat pa dun sa mas mataas na lugar. Kasi nga, medyo umaambo nung umakyat kami. Pero tip, best time to go in Mount Olis, ayon sa aming mga guides, ay very early in the morning, before sunrise, 4:30 or 5 a.m. para salubungin ang sikat ng araw at ang Sea of Clouds na sumasalubong or nagbibigay ng kakaibang kulay sa atmosphere at anino sa kabundukan. Now, we are at this point in which the locals call Half Tunnel, still in Halsema Highway. Ngayon, di ko sasabihin kung bakit siya tinawag na Half Tunnel. Try to figure it out. But para sa ating mga kasamang taga Atok Benguet, feel free to comment in the comment section below. Bakit nga ba half tunnel itong bahaging ito ng kalsada dito sa Atok Benguet? Alright, pabalik na tayo ng Baguio City, pero bago yan, dadaan muna tayo sa isa pang garden. Ayan, dito sa garden ito, nai-inspire talaga tayong tumugtog, no? Kahit hindi naman tayo marunong magpiano. Kasi nga, ang ganda ng kanila mga installation dito, yung mga display nila, talagang nakaka-refresh, no? Especially pag pagod na tayo sa biyahe, sa road trip, mare-renew ang iyong soul pagdating dito. Dahil sa napakaganda mga display ng Tayaw Gardens. So, this is more of a display naman ng mga succulents, cactus, ayan. Mga household plants, mga garden plants. So, kung dun sa kabila sa may Northern Flower Farm or Northern Blossoms, talagang mga pang-commercial talaga ng mga bulaklak yung nandun, saka mga gulay. Dito naman, mga ornaments naman, mga ornamental plants, mga household flowers, orchids. Ito yung mga display nila dito. And syempre may entrance fee. Check nyo na lang sa kanilang Facebook page or website na ilalagay ko sa description box kung magkano na siya, yung updated rates. Pero as of the time of our visit, may kasama siyang libreng
isang maliit na cactus. So, meron kang isang libreng succulent per person na pabaon nila sa bawat bisitang pumupunta dito. And ano pa pang ginagawa dito? Only pictures din kami dito kasi nga napakaganda ng kanilang mga installation. At eto na, nandito na kami sa Baguio City. Gabi na to, kaya ang una naming pinuntahan after magpahinga ay ang night market. Sabado to, kaya maraming pa rin tao. Kakatapos pa yan ng Pinagbenga Festival, no? So imagine kung nagpunta kami dito nung piyesta, talagang hindi talaga mahurugan ng karayong dyan. At napansin lang namin, no, nakahiwalay na yung food section. Nandun siya sa loob ng Igorot Garden. Tapos nandito sa street side, of course, yung kanilang mga paninda, yung mga iba't ibang klase ng paninda dito. Alam nyo, sobrang na-appreciate ko talaga tong night market ng Baguio. Kasi pag naubos na yung budget natin sa maghapong La Quacha, siguradong merong murang pagkain na makakain dito sa area na to. Bagong luto, mainit, bagay sa malamig na klima ng lugar. At kung meron ka pang natitirang pangpasalubong, nandyan na lang yung mga tiangge na talagang may affordable kang mabibit-bit pa uwi. Titiis mo ba na hindi tikman itong masasarap na pagkain dito sa night market? Tulad nitong tupig na available dito sa norte. Yung kanilang bagnet na kung gusto mong gawing healthy, pwede nila lagyan ng pakbet. Andito rin yung all-time favorites na goto, lugaw, mami na mas sumasarap pag malamig ang panahon. Meron din syempre yung balut, yung mga inihaw, mga barbecue dyan, no? Ala banchetto. At meron ding sweet corn, itong mga inihaw na mais na ang bango-bango, mahalo sa simoy ng hamog. At syempre, kaunting paalala, secure ang ating mga gamit at ang ating mga bulsa, panatilihing iwas sa mandurukot dahil sa siksikan talaga ang lugar na to. Ayan, shoutout nga pala sa ating van driver na si Charlie Angel Odanos. Siya yung aming van driver papunta ng Atok Benguet. PM nyo siya sa Facebook para sa mga updated rates nila and packages papunta ng Baguio City and Atok Benguet as well as Sagada and other areas in Mountain Province. Siyempre, thank you so much, Rofi, for inviting us in this Baguio City 2023 tour. At sa inyo mga kakampo, please don't forget to share and subscribe to our channel. Hanggang sa muli, para sa inyo ang biyahe na to. God bless!